Guys, welcome po sa aking channel. Andito naman tayo sa may Banang Proa ng Marcona sinasakyan ko. Sa ngayon po guys, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo magtali ng gindula. Sige guys, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo magtali. Ito na po yung gindula guys. Ito po guys, patikita ko sa inyo. Before guys, iti-check muna yung gindula guys kung kondisyon pa. Hindi pa bulok yung kahoy. Tingnan mo yung mga lansang. Parang okay naman guys. Para hindi ka malaglag o maputol yung kahoy. Iti-check mo talaga before mo gamitin. Pagkatapos, okay na yung kahoy natin, yung gindula. Next, yung i-check mo yung lubid. I-check mo yung lubid. Kondisyon pa yung lubid. Wala pang nasira. Magsira to guys, baka malaglag ka sa ilalim ng dagat. I-check mo talaga. Sa kakabila, i-check mo rin. Pag okay na yung lubid, simulan natin ang pagtali ng gindula. Sige guys, ito po guys, ituro ko po sa inyo. Ito po yung una guys. Ito po yung una. Lagay mo yung lubid na ganito. Pag ganito, straight. Tapos, hawakan mo to. Hawakan mo to. Saka ipunta mo dito. Saka ito yung kabila. Papunta dito sa lalim. Tsaka ipunta mo dito. Lagyan mo ng allowance para sa bulain. Hindi masyado maikli. Para ganito kahaba. Katapos nito, iti-check mo yung ilalim. Ito, nag-i-X na. Nag-i-X na yung ilalim. Tapos nito, yung dito naman na lubid. Ilalim mo. Papunta dun. Pasok mo. Tapos ito yung dalawa. Hilain mo ito talaga. Para hindi maluwag. Hilain mo. Para hindi hindi maluwag talaga. Mahirap na pag maluwag. Baka maglag sila. Guys, ang next guys, gagawa ka ng bulay. Bulay na. Bulay na tayo. Tapos, ito na. So, yung una, pag gumawa ka ng bulay, ito. Dito ka mag-umpisa. Ganun, no? Tapos, pasok mo to. Pasok mo. Paikot mo. Pasok mo talaga. Katapos, hawakan mo yung tatlo. Itong tatlo. Hilain mo ng isa. Dapat nasa gitna to guys. Pag parang ganito, hindi pa sa gitna, kaya adjust mo naman. I-adjust mo, ganito. I-adjust mo naman. Ganito. Tapos hilain mo yung ano. Sa gitna mo to talaga yung bulay mo. I-check mo kung nasa gitna, ano ba? Ganito. Lagay mo dito. Pag ito nasa gitna na ng kahoy, ibig sabihin na pantay mo ng bulay mo. Pantay na yung bulay. Katapos nito, sa kabila ka naman. Kabila naman yung talian natin. Guys, rin straight yung paglalagay natin ng lubid. Saka yung isa, ito. Pupunta dito. Pupunta dito. Ito. Pupunta sa lalim. Pupunta sa lalim. Dito sa kabila. Pupunta dito. Babalik mo.
Tapos ito pilahin mo. Okay, guys. Tapos ipunta mo dito sa katapas ng tahoy. Ganun pa rin, nilain pa rin yung dalawa. Nilain mo hanggang hindi na maluwag. Tapos guys, hindi pa masyado medyo maluwag pa guys, maluwag pa. Iti-check natin kung nag-e-ex pa sila alin. Ito guys, nag-e-ex talaga. Okay na to. Next guys, gawa tayo ng bulay. Gawa tayo ng bulay. Gawa tayo ng bulay. Ito yung bulay. Ito yung bulay natin guys. Ito. Papunta dito. Hindi sila lalimas, ibabaw talaga. Tapos nito, pasok mo to guys. Pagpasok to guys, ikot mo at saka ipasok mo ulit. Huwakan mo yung tatlo at saka ilayin yung isa. Ay, hindi pa to pantay guys. Ito guys, hindi pantay yung gulay natin. I-adjust mo. Saan yung maluwag yun ang i-adjust mo? Hindi pa pantay. Che-check natin kung nasa gitna. Kung pantay na siya. Pantay na to guys. Parang pantay na siya. Ito na po yung bulay, dalawang bulay na dapat pantay talaga. Ito na po yung tamang proseso guys sa pagtali ng gindula. Ito po guys. Tignan nyo guys. Ito po yung kinakapitan ng mga seaman, yung taga-deck department. Ito po yung kinakapitan pagmamentora sa barko. Pag nasa deck ka talaga, talagang importante na malaman mo to talaga. At hanggang dito lang po guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe.